Di, sir. This is a two-lane bridge this time. This was completed for those time. Ang length total ng 400 meters. Palang kan bilya ka sa mga tao din. Ang landing niya. Ayaw, sorry. Ang landing niya is this. Palang kapo. Yung hindi dito sa atin. Bilya ka. Maroseros. Nasa may katapos po ng ano? University. University station ng LRT. Yung pagpasok ng mayor sa may ano, sa may veteran sa may MWSS, ano, sa NDA pumping station. Existing street ito kayo, alam mo na masyado apektado rito. Dito lang sa kapila yung may apektado dito sa akin. Next. Ito yung alam niyo yan, ang apektado ng area, lot approximately is 1,800 square meters. Well, doon sa lot po, 1,400 square meters. Sa building na po ito, approximately area is 224. Hindi ito sa site. Next. Ito yung Gata Manalo. Next. Ito yung two-lane bridge din siya, three spans. Ibang klase mo siya, 50 bucks lang, regular bridge. Total lang niya 637 meters. Wala ko tayong masyadong expert na tatamaan dito. Next. Nag-cross down siya ng pagdakan to siyang paano ang dito. So, next. So, yung ating timelines. Affected dito. Affected structures natin. 48. Isang nandito lang sa kabila. Isang may cardinal buildings. Next. So our timelines, procurement po ng design and build contract. Ang CP1 na natin ito, ito yung north-south cargo bridge, yung nag-iisang bridge kasi mas malaki siya. Mm-hmm. Pero all the other, ordered ho siya ng contract package 2. So, for procurement na ito, we are targeting to procure that within this month, hopefully.
kayanin natin. So baka pag issue tayo ng notice of award by the end of the year. Processing sa inyong approval of loan. Kasi medyo baligtad ang sistema rito eh. Mauna na yung bidding before the signing of loan. And we expect that to happen in January or February or next year. Well, on CP to March to April of next year also. Next. Before that, sorry, pakibalik. Kailangan hong natin dito yung endorsement natin ba yung pag-alaman. Yeah, please. Thank you very much. Kasi hinahanap na ho natin sa ano, kailangan na natin ang regional development council endorsement. Next. For the start of the project implementation, so yung target na ato construction for CP1 nung North South on March 2020. Well, in the CP2 family in May 2020 also. So as to their settlement or right of acquisition, we hope to start in November for CP1. Completed na po sana tayo dito para construction natin na hindi na market na balance sheet dito na December. Sa ngayon, we actually started the particular survey in preparation for ito pre plan implementation. So again, dito ko kailangan namin makasama yung grupo nyo for the consultation meeting sa mga affected families and assistance sa relocation ng mga we have initially conducted our public consultation sa Pasig and Manila area. And they are requesting the relocation site natin o okay, in city. So initially, we talked sila dito to Rome area and we still have to coordinate with them for possible arrangement. Of course, with your group. So that is for the three bridges, and because we go to home here, pumunta tayo dun sa isang bridge para dun yung improvement ng kantina. May we request the comments kung meron lang dito sa tatang bridge sa tatang bridge. Part of our Metro Manila project of the seismic improvement projects under JICA loan, PS260, PS272. Actually, dalawang bridges are Lambing and Guadalupe Bridge. But we will concentrate more on this discussion for the Lambing and Bridge. Next. Project objective, to strengthen the resilience of transport in Metro Manila, contribute more secure, sustainable economic and social development to Metro Manila to help the speedy recovery in case of large scale earthquake in national capital region. Alam na natin na yun, we are all preparing for the big one. And hopefully this will not be the first stage na magagawa natin. After this clearing process, 17 bridges ho yung nag-undergo ng study. And we give priority of these two bridges to Guadalupe, Leche, and Guadalupe Bridge. Next. Is it the vicinity? Lambingan Bridge, approximately 5.5 kilometers close to the Marikina Valley Fault. So, sa atin malapit siya, kaya hopefully huwag naman muna dumating ng big one before our construction. Next. Sorry, ako talaga. Ito yung condition sa mayor. Marami na ho siyang cracks. Na mapapansin natin dito sa mga na condition na. Ito kasing gap na ito, makikita natin sa site, mga malaking alok na yan. Dito yan sa mga lituhan. So, konting kalog yan, baka bumitaw na. At mapapansin na rin ho natin physically. Hindi na kalundin na ito, hindi na ito. Sa site. Kaya, we really need na natin attention dito. Anyway, our target dito for the procurement is by April. Next. So ito ho, 6-lane bridge, 98 meters sa aba. Three spans yung conditional system. Pero papalitan natin ito. Papalitan natin yung buong structure.
buong substructure, improvement ng vertical alignment, both approaches. Next. Ito yung nasa critical na condition. Yung kanina? Oo. Yung malalaki ng awok na sinasabi ko kanina. At ito ngayon yung ating proposed. Metal to. Yan. Cemento. Steel. One is pa na lang po siya. Unlike before, two is pa siya. Okay. Yan, halos ano na ito, papansin-pansin na yung pagka, ano eh, mapapansin mo na yung nandun na rin. Ito walang span sa ilalim. Wala po, wala po. Ito walang robot sa ilalim. Ah, wala. Next. Ito yung kung image niya itong araw. Pero mas maganda sa akin gabi. Please, next. Yan. May lighting system so tayo ang galing sa akin. Next. Ito schedule on construction. Procurement natin is start now. Actually, nakapublish na ko tayo. Ito na ako construction directly. So ito yung pag-uing buong scope na trabaho, color mo, yung breeze along the road, para yung approach, apartment, saka itong approaches. Next. Ito yung kukorek natin ngayon yung pula, ito yung existing building niya. Babaguhin natin. Babaguhin natin. Sa retaining wall. Next. Puntahan natin yung ano, yung method of construction. Yan. Medyo bagong technology ito ngayon. Yung buong bridge, kukunin muna natin yung kalate. I-divide natin yung kalate. Tapos yung dakpar madahanan yung kalate. Sa ngayon daw siya kasi 6 lanes. Gagawin na kukunin muna natin yung kalate para maging mag-serve as tourist, possible pa rin yung bridge. Tapos bubuhin natin yung bridge, making use of the platform here. Bubuhin natin siya. Pagkatapos, ipoclose na, pag-dibanan natin itong pabila, pwede natin padaanan itong binuo natin bridge dito. Now, pagka naayos na natin itong lugar na ito, itutulak natin siya. That will only be the time na pwede natin i-close yung bridge around 4 meters. And we will go to do that during night time. Itutulak natin yung buo. So during the replacing the whole bridge without closing to traffic. Yeah, yan yung secret ng pag-aaral. Traffic management. Ito yung existing condition na ngayon. Mapapansin nyo, hindi naman masyadong mag-grabe ang traffic. Nagta-traffic lang doon sa baba, sa may papunta, sa may pure floor. Sa may petrol. Oo, pagbabane doon. Hindi na grabe, pero not on the bridge. Kaya hindi natin active and significant effect sa traffic. So we could close the half lane first, making use of the other lane as a possible area of the construction. Ito yung sinasabi natin kanina na close yung kalate. Well, yung traffic na ito sa kalate. Dito natin din nagbuo yung tulad. Nagbuo na siya. Next. Tutulak natin ang buo. So ito sa the secret support. Affected structures. Families, please. Barangay, ano yan? Doon nasa location. Okay, yung tanong. Para mapakita natin kung ano yung nangyayari dito. Nandito dito. Nandito lang kung sila mayor sa lugar na to. Actually, na-remove na natin sila before. When we do improve yung Pasig River Improvement Project last 2013. Pero after na magawa natin itong revetment na ito, bumalik muli sila dito. So mga retirees, huyan, na-confirm na natin with the financial and the group of your, anong tawag dito yung sa office nyo? Yes.
sa LIA, coordinated na po ito at na-confirm natin na retire na sila. So, outright demolition na tayo. Summer demolition na po tayo. Kaya wala kaya wala tayo masyadong program dyan sa relocation site. So, ito yung number ng affected ano, families and instructors. Tatlong barangays. 99, 892, 894, at 888. Totally 27 instructors with 32 families. Pero nung bumay kami ng isang araw ngayon, ang mukhang nagdagdagan na siya. Maybe sa akin, parang more than 32 na ako eh. Pass on that scale. Very quiet about it. Yes, kaya ang suggestion sana namin, siguro after ano ba yung pag-pass na ng January tayo mag-demolish para lang ng time dyan na makabalik pagkabag mga pasaya natin. That's all, Mayor. Thank you very much po. Thank you. Basta you tell everybody, especially from the region, usapan namin kasama si Engineer Andres. Tuloy yun. Kailan kaya kami? Ibigay nyo kami ng tulay. Siyempre, natanggapin ko yan. Para sa mga kababayan namin. Time na yun. Ibigay ko kayo ng Dorsa. So, kay Engineer na lang ang usapan ka? If you need anything, the purpose of documentation, you can get it. Thank and you me. Will get it. Thank you. Most of the service natin, Goodman, Katamaan. Yung City Hall. Katamaan ba? Hindi na kasi. Hindi namin sa Office of the President yung 1 hectare. Kabilyagas. Ibao raw. Ibao. Doon namin tatay yung City Hall. Sa Paris Tech. Hindi, New City Hall. New City Hall. Sa to, sir. Ito ho dyan, sir. Yan. Ito yung tibo. Yan. I think GSIS. GSIS. Matabi niya yung Ibao. Yan yung hinihingi namin. Malayo po po tayo doon, kaya hindi siya tatama. Mas maganda pa. 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 Going to public or Basa. Nagawin kong parking space yan ng Metropolitan Jet. Para lang sa ganoon, meron na silang parking.
Tapos ito sarado. Except yung access lang sa park and ride. Ito sarado. So magiging highway. Hindi na yung pupunta rito, hindi pala dito pupunta, hindi pala pupunta, o kaya dito, chop point. Pagdating dito, chop point. Lahat ng gagawin ng lolo, ihintuin ito. Diyan, magiging chop point. Kaya mabubuntis ito. Mabubuntis ito, mabubuntis ito. Bubuntisin pa nito. So, may dito na traffic. So, pati yung papunta ng divisory, na-apekto na. Kasi yung galing ng Baclaran Divisor, hindi ko magagaling sa lane na to. Dapat pa ganun, di ba? Hmm. Hindi, Divisor eh. Pa ganun. Ano. So ito naman, galing Luneta. Punta ng Espanya. So, ganun. So, ito pa ganun. Ito pa ganun. Masisiksikan sila niya. Masisiksikan. Yan yung awesome topic mo. Galing ng Luneta. Galing na bisok ng Baclaran. Mag-i-coplos nila. Kaya dapat mabuwasan yun. So, may dampa rin yung resources pag-landing mo. Hindi lang makakalabas ng Quezon mo. Kailangan mabuwas ang loob mo. Pero ang laki pala yun. Ang laki yung epekto niyan, favorably. Dito. Oops. Yan, dito. Ito pabor. Ito pabor to para dito. Kasi lahat kami lalabas dito. Lahat kami papasok dito. So lahat ng ito, lahat ng offices dyan lalabas. Kung papuntang ano, Malate, dito lang. So lang. Or papunta ng San Miguel, Ligarda, dito rin ang daan. O yun, hindi na. Dito. Pwede yung magkiyapin. Kaya malaking iluluwag dito. Because of this. A few thousand vehicles can utilize this. If they're going to Ligarda, Malacanang area. Hindi na kailangan ito. Architectural Sekundi, this is one of those Maliwan Rames
sapat na para yung lutang niya. Ito, alaman eh. Apo, alam. Vertical garden. Apo, alam. Vertical garden. I like vertical garden. Tubig na kolekta. Kumuha sila ng lake Manila. Doon lahat yung tuloy ng buong klo. Balik ulit sa tubo. Lalo Singapore, walang tubig ang Singapore. Sige po. Sige po. Okay na. Pwede na mag-selfie siguro. Thank you. Thank you, senyor. Thank you, senyor. Pilipinas, hindi na Manila. Sakto lang. Sakto lang. Iyan mo para makasama. Sumama kayo sa pasok sa kanilang pagkakataon.
iba natin ito? Yes, kuya. Thank you, right?